What's up mga kabike bro? So welcome to our new vlog, no? It's nice to see you again sa ating vlog. So for today's vlog, no, i-unbox natin tong Gyro helmet na nabili ko nung nakaraan sa bike ko. So ano lang to, quick unboxing lang, tapos explain din natin ng bahagya yung MIP system na tinatawag sa mga bike helmets. Kung ano ba yung safety features nitong MIPS helmet na to na tinatawag. So let's go. So with no further ado, let's start unboxing this Gyro helmet. So yun. So mga kabike bros, no, before we start the unboxing, no, please don't forget to hit like and subscribe to our channel para mas lumaki pa yung community natin. So let's start. So let's start the unboxing this Gyro helmet. So simulan natin sa box niya, yung exterior. So, as usual, syempre yung Gyro logo dito. Gyro, no? So it's Gyro. Pero alam niyo naman medyo matigas yung accent natin. So, let's start with the Gyro logo dito sa taas ng box. So, yung iconic logo din ng Gyro is yung parang mata siya. Yan, yung parang mata. So, yun. So, very premium yung box nitong Gyro. Dahil din siguro, dahil nasa mid-range helmet tong Gyro na to, kaya talagang premium yung pagkagawa ng box niya. So, yun. So, sa labas ng box, meron dito nga basic informations about the helmet, no, sa specs ng helmet. So, may kita nyo dito yung size ng helmet. So, yung size ng helmet na to is medium. Then, may kita nyo din dito yung extra feature ng helmet, which is the MIPS. So, yan, may MIPS sticker yan dyan sa harap. So, yun. So, may kita nyo din dito yung mga features ng helmet. Yung iba't ibang features. Example is yung in-mold construction. Super fit engineering via Rocklock 5 fit system. Then, nakalagay din dito yung point of view visor niya. Nakalagay din sa helmet. So, yan. So, yan yung exterior ng bike helmet na to. So, yun. So, let's start opening the box of this Gyro helmet. So, yung box niya, merong dalawang opening. Actually, dito, sa side na to, tsaka dito. Kaya, pag naka-display itong box ng Gyro helmet, may kita nyo kagad yung helmet sa loob, kung anong kulay, at tsaka kung anong model, syempre. So, yan. So, pag in-open nyo yung box ng helmet, so, ganyan siya. So, yun. Ito yung box niya. So, yung box niya, meron siyang mga padding sa loob para din na during transport siguro, para hindi din masyadong maaalog yung helmet. So, yun, may mga padding siya. Set aside natin yan. So, ito. So, ganito yung position ng helmet sa loob. Yung tinanggal ko na yung plastic niya eh. Nilampas ko na sa plastic para mabilis, pero nakapasok sa loob ng plastic na to. Sa box, meron ditong yan, yung nakamold dyan yung helmet, dyan nakapatong yung likod ng helmet, yung back portion ng helmet, dito nakapatong. Yung manual niya, nandito sa may maliit na compartment na to dito, ng box. So yan. So yan yung inclusion lang ng helmet na to. So, itong manual niya, which is madalas namang hindi na natin nababasa, no? So, yun yung talagang mga information ng helmet na to. So, nandito sa manual na to. So, yun. So, hindi na natin babasahin, no? Kasi masyadong mahaba yan. Ito na yung Gyro Radix, ang brand ng helmet na to. Or yung model ng helmet na to. Gyro Radix. May MIP system na siya. Ang model na to ay specifically for mountain biking, lalo na sa cross-country mountain biking tsaka sa downhill mountain biking. So, yun. So, yung design nito, pang MTB talaga. Ang kulay nito, mga kabike bros, is nung una, hindi ko masyadong ma-distinguish yung kulay niya dahil medyo color-blinded ako. Pero, yun nga, no, medyo blue siya. Parang navy blue.
Then yung itong part na to, hindi siya gray, no? Parang light blue, no? Malapit na siyang maging white yung kulay. Itong gyro na helmet na to, MIPS system na siya, so yun. So may kita nyo sa loob yung MIPS niya, parang protection niya dito sa loob. So yun, tapos naka-rack lock system na to ng gyro. So yung fit nito sa ulo, talagang secure na secure, no? Hindi siya nauga-uga pagka sinuot mo siya. So yung strap naman niya, talagang premium din talaga, no? May kita mo kagad yung quality ng straps niya, pati yung lock niya dito. So yun. So itong lock niya dito, talagang premium talaga yung pagkagawa. Halatang hard plastic talaga siya, gawa sa matibay na plastic. So dito sa labas ng helmet, may kita niyo yung gyro logo. Yan, gyro. Then yung minimalist logo niya dito, yung parang mata nandito sa taas ng visor. So yun. Tapos may sticker dito sa likod ng MIPS. Yan. So yan yung pinaka itsura ng helmet na to, mga ka-bike bros. So yun nga, mga ka-bike bros, no, kanina pa ako MIPS ng MIPS, no. Ano ba yung MIPS na yan, ka-bike bros, no? So yun, discuss natin ang mabilis yung MIPS system na yan. So yung MIPS system, acronym yan, no. Ibig sabihin ng MIPS ay MIPS, Multi-Directional Impact Protection System. So yan yung ibig sabihin ng MIPS system na yan, or MIPS, no. So yun, mga ka-bike bro. Externally, dito sa loob, externally, no, sabay sa loob. Pero yung physical feature nitong MIPS, may kita niyo yung system nito, yung pinaka cage niya sa loob mismo, no. Between the foam, between the EPS styrofoam nitong helmet tsaka nung padding. So nakapagitna siya doon, no. So nag-start tong MIPS system na to nung 2007 pa. So ganoon na siya katagal, no. Pero sobrang konting helmet lang, madalas is yung high-end helmet pa lang yung nilalagyan. Pero dahil highly needed na yung safety sa ngayon, kinakabit na rin siya sa mga mid-range helmet ng mga bikes. Bike bros, no. Ano ba yung advantage nitong MIPS system na to? Bakit pa natin to kailangan, lalo sa safety during crash, no? During crash kasi, pag stiff yung helmet mo, nakakabit sa ulo mo at stiff siya, during impact kasi, sabi ng mga engineer, usually angular yung impact natin. So, paslide. Paslide yung impact ng usually yung ulo natin during crash. Yan, ha? Sabi ng mga engineer, yan, nabasa ko lang. So, yung pag stiff yung helmet mo sa ulo mo during impact at nag-slide yung ulo mo, pwedeng ma-break yung neck mo, or pwedeng mas mataas yung impact, mas malakas yung impact. Nababawasan yung impact force dahil during impact, angular impact, nagro-rotate, no? May slight rotation yung helmet, no? May slight movement. So hindi matutwist yung ulo mo during impact. So parang ganito, ito yung ulo mo. So ito yung ulo mo, ito yung helmet. During impact, pag stiff yung helmet mo, sabay. Pero pag may MIPS system, pag during impact, mag-i-slide lang yung helmet sa ulo mo. So magro-rotate siya, may rotation siya, pero minimal lang, just to reduce the impact force. So yun yung MIPS system, yun yung ginagawa niya sa ulo natin during crash. So yun, mga ka-bike bros, no, hindi ko na masyadong pang gagawing komplikado yung explanation, no. During impact, more stiffer yung helmet sa ulo natin, masyadong masikip. Pag impact, fully absorb ng ulo natin. Pero pag may MIPS, dahil ang MIPS system, may rotational force siya during impact, pag tama ng ulo natin, pag may slight movement, may slight rotation yung helmet, dahil dun sa slight rotation na yon, nagkakaroon or nababawasan yung impact force sa ulo natin or sa brain natin. So, nare-reduce yung pwedeng damage sa brain natin. So, yun, mga ka-bike bro. So, sukatin na natin tong helmet na to. So, yan. Yung sa akin kasi medium, eh. So, yan. So, medium tong helmet na to. So, yan. May visor siya. So, yun. So, ganyan siya, mga ka-bike bros, no? Pag sinuot na. So, yan yung side view niya. So, sa likod naman, so, yan naman yung likod niya, mga ka-bike bros. So, yan. So, yan yung
unboxing natin at brief explanation ng Giro Radix Mip. So, maraming salamat mga bike bros sa patuloy na pagsubaybay sa channel natin. Kung may napulot kayong aral sa content natin ito, so just hit like and subscribe. Hit nyo na din yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating upload. So, maraming salamat mga ka-bike bros. Until our next vlog mga ka-bike bros.